Magandang umaga, Pilipinas, sa mga kabubukas lamang ng telebisyon o yung mga kaka-online lamang. Samahan niyo po akong balikan yung nilalaman ng inilabas na 5 a.m. weather forecast ng pag-asa. Batay po dito, ito pong tropical storm or duha ay namataan sa layong 205 kilometers sa silangan po yan itong Borongan Eastern Samar. Taglay po nito ngayon ang hanging abot ng 75 kilometers per hour at ito po ay magpubugso, napapalo naman ng 90 kilometers per hour. Northwest, ang pagkilos nitong ating binabantayang sama ng panahon at mabagal nga po yung kumikilos at 5 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, kung hindi magbabago ang bilis at ang direksyon, itong ating nabanggit na sama ng panahon, inaasahan pong tatama yan o magla-landfall sa bahagi ng Northern Samar o Eastern Samar area bukas po yan ng umaga o tanghali. Ayon po kay pag-asa weather forecaster Sheila Reyes, inaasahan po natin na tatawad itong ating nabanggit na sama ng panahon sa bahagi pa nitong Katimugang Luzon at mananatili po ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang sa susunod na linggo pa sa December 20. Sa ngayon po nakataas ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 2 sa mga sumusunod na lugar. Biliran, Eastern Samar, Northern Samar at Samar. Signal No. 1 naman ang nakataas sa Aklan, Albay, Camarines Sur, Capiz, Catanduanes at Dinagat Islands. Signal No. 1 din sa Leyte, Masbate, Tikaw Islands, Northern Cebu, Bantayan Island at Northern Iloilo. Signal No. 1 din sa Romblon, Sorsogon at sa may Southern Leyte. Silipin naman po natin yung lagay ng ating panahon ngayong araw. So ayon po sa pag-asa, inaasahan ng masungit na lagay ng panahon dito sa bahagi nitong Samar provinces at pati na rin sa Biliran. Inaasahan naman ng ulan na may kasamang pagbugso ng hangin dito yan sa natitirang bahagi pa nitong Eastern Visayas, pati na rin sa Bicol region hanggang sa bahagi nitong Romblon, Marinduque, pati na rin po sa Northern Cebu, Capiz hanggang sa bahagi nitong Aklan sa Northern Iloilo at sa Dinagat Islands. Para naman sa natitirang bahagi nitong Iloilo, inaasahan yung kalat-kalat na mga pag-ulan at posible rin po ang pagkakaroon ng thunderstorms. Same weather condition tayo para sa buong Mindanao. Abot din ang maulang panahon sa bahagi nitong Calabarzon hanggang dito sa Mindoro provinces at sa bahagi nitong Palawan. Dito po sa Kamaynilaan at sa natitirang bahagi pa nga nitong Luzon, Amihan o yung Northeast Monsoon naman ang magpapaulan sa atin sa maghapon. Inaasahan natin ang maulap na kalangitan at yung mas maulang panahon dito po sa natitirang bahagi nitong ating bansa. Direktang epekto yan ng ating binabantayang sama ng panahon. Kaya naman manatiling nakatutok sa mga update ng pag-asa at ng Panahon TV. Silipin po natin yung ating sea condition. Ayon po sa pag-asa, nakataas pa rin ang ating gale warning dito yan sa mga may bayin sa Hilagang Luzon, pati na rin sa Eastern Seaboards nitong Central Luzon hanggang sa Katimugang Luzon at sa mga baybayin dito yan sa Mindanao. Bawal po ang pagpalaot ng mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil yan sa maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Samantala, nitong mga nakalipas na araw, nagpaulan din ang tinatawag na tail end ng cold front. Ano nga ba ang weather system na ito? Narito ang isang napapanahong kaalaman. Ang tail end of a cold front ay nabubuo sa pagsasalubong ng malamig na hangin o amihan at mainit na hangin o easterlies. Dahil dito, nabubuo ang mga ulap na nagdadala ng pag-ulan at pulupulong paghidlat pagkulog. Kadalasang nagkakaroon ng tail end of a cold front mula Disyembre hanggang Pebrero dahil sa presensya ng hangin amihan. We'll be right back.
Bye.